Pagdating sa bahay, kaagad na siyang umakyat sa silid at sa banyo. Kaagad dumiretso upang maalis ang dumi sa katawan. Habang naglilinis ng katawan, nagpupuyo siya sa galit. Dahil hindi man lang talaga nagsorry sa kanyang hambog na si Josh. Ngayon lang siya may nakaharap na tulad ni Josh. Nang matapos na siya kaagad niyang binalot ng towel ang katawan at pinagmasdan ang mukha sa salamin. Namula yun dahil sa mataas na tirik ng araw kanina habang naglalakad siya. Kaasar! Inis na sabi niya habang nakatingin sa salamin. Paglabas ng banyo, nagulat siya na makita si Josh na nakaupo sa sofa bed na tila relax na relax sa pagkakaupo habang tinitignan ang mga Fly High magazine collections niya at tila hinahantay talaga nitong paglabas niya ng bathroom. What are you doing in here? Gulat na tanong niya tumigpit ang hawak sa towel na siyang tanging takip ng katawan habang tumutulo pang basang buhok. Josh gazed her from head to toe at muling bumalik sa may dibdib niya. Not in a greedy way, tulad namang ilang lalaking maniyak sa labas. But still, nakaramdam pa rin siya na kakaiba sa tingin nito. Wala siyang saplot kung hindi ang towel lang na halos hindi na nga umabot sa tuhod niya ang haba. You don't have the right to get in here without my permission. This is my room. You're supposed to knock first. You, get out of here now! She shouted in horror. I just came here to say sorry. I didn't mean to. Shut up! Kahit anong sabihin mo, isusumbong kita sa daddy ko, sa ginawa mo, and for sure dad will kick you out of here. Taas kilay niyang banta rito. Really? Tanong nito at tumayo humakbang palapit sa kanya. Napalunok siya at lalong humigpit ang hawak sa towel. You think your dad will kick me out of here? Ganun ba kababan tingin mo sa akin? Tanong nito at lalo pang lumalapit sa kanya. What are you doing? Garalgal na tanong niya. Don't go near me, she shouted. Dad will kick you as soon as he found out you entered my room without my permission. Last night and again today. Galit na banta nito. Step back, she yelled. Dahil tila sasabog ng dibdib niya sa kaba. Why, natatakot ka? He asked and brushed his hair. Oh God, no, he's just so sexy. Why should I? She asked and raised her chin. Good then. Sagot nito tuminto sa tapat niya, muli siyang tinignan nito mula ulo hanggang paa. Step back, nanginginig na sabi niya, pero lalo pa itong lumapit sa kanya. What are you doing? Tanong niya, pero hinawakan lang nitong baba niya tinaas iyon. Dahan-dahan naman itong nilapit ang mga labi nito sa mga labi niya. Pinikit niya mga mata at tinintay ang mga labi nito. Ewan niya, pero na-excite siya at tila hindi makatanggi. Out of nowhere, she felt his lips on her. She never been kissed before. She doesn't even have an idea about kissing. Pero ngayon nasa mga labi niyang malalambot na labi ni Josh, na dahan-dahang dumadampi sa mga labi niya ay tila siya dinuduyan at masasabi niyang ginigising ng mga labi ni Josh ang init sa buong katawan niya. Na sa buong buhay niya ay ngayon palang naramdaman, tila siya sinisilaban sa init sa bawat dampi ng mga labi nito sa mga labi niya. Natutukso siya at hindi mapigilang sumunod ng mga labi niya sa mga halik ni Josh. Napaungol siya na ikinagulat din niya sa sarili. Nadadala siya sa mga halik ni Josh at naramdaman niyang lalo pa siyang hinapit nito sa bewang para lalong magdikit ang mga katawan niya. Nais niyang ikawit ang mga braso sa batok ni Josh para lalong maramdaman ang mga labi nito. Nang maramdaman niyang marahas na paghila ni Josh sa maliit niyang bewang at tila bumabaon ang mga kuko nito sa balat niya at bago pa siya makabawi sa ginawa nito, naramdaman niya ang arousal nito. Oh God, usal ng isip niya. She's on fire now. She's losing her senses. She's drowning. Tila siya kandila na unti-unting natutupok. Nalalambot ang mga tuhod niya tila wala siyang sariling isip para tumanggi. You are the best investment. Bulong nito nang iwan itong mga labi niya. Nagmulat siya ng mga mata at diretso sa mga mata ni Josh and his eyes full of lust. Is that lust? Tanong niya sa sarili. What did you just said? She asked. Dress yourself, Melody. Baliwala nitong sabi. Na hindi man pinansin ang tanong niya at hindi siya maaaring magkamali, may sinabi itong investment or something like that. Again, I'm sorry about sa nangyari kanina. Tanging sabi nito bago tumalikod, palabas na si Lid. Wait! May sinabi ka kanina about investment, habol niya rito. Get a rest, Melody. Napagod ka lang.
Sagot nito't nagtuloy na sa paglabas ng silid niya. What? But? Pero wala na si Josh. Tama bang narinig niyang investment? Anong investment ang sinasabi niya? Kanino ito nag-invest? Siya bang tinutukoy nitong best investment? Nag-invest ito sa kanya? Tanong niya sa sarili. Oh, sabi niya't napaupo sa gilid ng kama. Pasimple niyang hinawakan ng mga labi na kanina lang hinahalikan ni Josh. Her first kiss. Bakit siya hinalikan ni Josh? Para saan ang halik na yon? Gumanti ba siya ng halik? Biglang nag-init ang pisngi niya sa naisip na gumanti siya sa mga halik ni Josh sa kanya kanina. Oh God! No! This can't be real! Josh can't be my first kiss! He can't be? Cause I hate him! No, no! Paulit-ulit na sabi niya at sinubsob sa palad ang mukha. Josh POV. I love kissing her soft lips, bulong niya. Josh! Tawag sa kanya sa hindi kalayuan nang bumasag sa iniisip niyang halikan nila ni Melody. Ah, Uncle Fredo! Tawag niya na makita ang daddy ni Melody sa may hagdan. Malapit sa silid ni Melody kung saan hinalikan niya kanina lang ang anak nito. Saan ka nang galing? Bigla kang nawala sa asyenda kanina. Tanong nito sa kanya. Ah, may nilakad lang ako, Uncle. Tipid na sagot niya at pasimpleng sinilya pa ng saradong silid ni Melody. Ganun ba? Anyway, nakausap ko ng mama mo. She's okay. Nasabi niya kanina na nag-aalala ka daw sa kanya. Sabi nito sa kanya at biglang nag-ibang mukha nang marinig ang nangyari sa mama niya na dahilan kung bakit napasugod siya sa university at iniwas si Melody sa asyenda kanina. Yes, of course. She's my mom. I love her. I don't want anyone hurt her. Seryosong sagot nito at nagpaalam na rito. Where are you? Are you okay? Did he hurt you again? Mga text ni Christine. Sasabihin ko ba sa kanya na hinalikan ako ni Josh? Tanong niya sa sarili at napakagat labi. No, I need to keep this. It's private. At binitawan ang cellphone at nahiga sa kama. At muling hinawakan ng mga labing hinalikan ni Josh. Why? Josh, why? Tanong niya sa sarili. Tila nakikita pa niyang nangyayari kanina. At hindi niya maiwasang magtaasan ng mga balahibo niya sa batok sa alaalang hinahalikan siya ni Josh. This is not right. He is my enemy. Bulong niya sa sarili at bumalikwas ng upo mula sa kama at kinuha ang laptop. She needs to know everything about him. Samuel Josh Santana. What? His real name is Samuel Josh Santana? Wow, that's a hot name. Bulong niya at mabilis na pinalong sariling bibig. Samuel Josh Santana, 26 years old. Only son of Mr. Fernan Santana, a successful businessman in Norway, his hometown. But his son Samuel Josh and his mom choose to live in the Philippines. And young Santana start his own business. He is now one of the young successful businessmen in the Philippines. His recording business is one of his success, the Santana Recording Company. What? He owned the RRC? Isn't the Santana Recording Company is the one who produced Fly High Band album since day one? And he's rich? Josh is rich. He had a rich dad. Then why his mom choose her dad? Well, they are rich too, but Santana is richer than them. So what are they getting along here? She asked herself a bunch of questions. And start digging more information about the Santana's luxury life. Nang halos mabasa at makita na niya kung gaano kayaman ang Santana family, bigla siyang na-curious kung may girlfriend ba si Josh. Josh Santana girlfriend, nag-search siya about his love life and found out he dated bunches of models, actress, beauty queens, singers, different types of women. Wow, he is a certified womanizer. Nakasimangot na bulong niya habang pinagmamasdan ang mga pictures ng babaeng na link dito. Although hindi lahat ay may picture na kasama to. Halos ilang pictures lang ang nakita niyang may kasama tong babae. Maybe he is really a private person. Ayaw nitong nalalagay kung saan-saan. Bigla siyang nalungkot after niyang malaman kung gaano to kayaman at kung gaano kaganda ang mga nakakadate nito sa Maynila at sa Norway. Hinalikan naman niya ako, so baka type niya ako? Lakas loob na sabi niya at muling tinignan ng ilang mga babaeng nakasama ni Josh. They all glamorous. Seductive, the old grown woman. Unlike her, she's still a girl. She's 19, but still a girl. Nakibit-balikat siya. Dahil pakaramdam niya, wala siyang panama sa mga babaeng na link kay Josh. No, I am beautiful. I can be like them. I can be better than them. He kissed me, so maybe he likes me.
Pangungumbinsi niya sa sarili at napangiti. Alam niyang hindi siya halikan ni Josh kung hindi ito attracted sa kanya. Dahil sa ginawa nito, naisip niya may dating ang appeal niya kay Josh at matabis na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Pagbaba niya ng hapunan, nakaupo ng tatlo. Ang daddy niya, Tita Carmel at si Josh. Iniwas niya mapatingin kay Josh dahil hindi pa rin maalis-alis sa isip niya ang halik nito. Isama pang mga larawang nakita niya with different types of beauty and is being richer than her. Come on, iha. Naglutong Tita Carmela mo ng paborito mong kare-kare. Magilo na yaya sa kanya ng daddy niya. Alanganin siyang humiti at naupo na. Hindi niya magawang tignan ng Tita Carmela niya dahil sa guilt na nararamdaman. Mukhang okay naman ito pero alam niya nasaktan niyang damdamin ito kanina at lalo siyang nagigilt after niyang malaman na mas mayaman si Josh kesa sa kanya. Kaya malabong binibintang niya sa mag-ina na gold digger ang mga ito. I'm not expert but I hope you like it. Nakangiting sabi pa ni Carmela sa kanya habang nilalagyan ng pagkain ang plato niya na para bang wala siyang masamang ginawa dito kanina lang. Dahilan ng pagsundo ni Josh sa kanya sa school, pagdala sa kanya ni Josh sa may batis at pag-iwan doon. Pagsundo at hindi inaasahang paghalik nito sa mismong kwarto niya. And for God's sake, she was almost naked. Napalunok siya nang maalala na naman ang eksena sa silid niya. Pasimple niyang sinulyapan si Josh. Nagtamang kanilang mga mata. Kaagad siyang nagbaba ng paningin at binalik sa pagkain ng atensyon. Salamat, nautal pa niya sabi nang matapos lagyan ni Carmela ang plato niya na kare-kare. Tikman mo na anak, fresh vegetable ang nilagay ng tita mo dyan. Sabi ng daddy niya habang halata na sarap ito sa kare-kare. Gumiti siya't bago sumubuy na pasulyap na naman siya kay Josh. Natahimik lang ang pagkain. Well, kahit hindi masarap ang kare-kare, sasabihin pa rin niya masarap yon dahil nasa harapan niya si Josh. Pero hindi eh, masarap ang pagkakaluto ng Tita Carmela sa kare-kare. Nalalasahan niyang linamnam ng peanut butter na siyang paborito niyang palaman. Wow, masarap siya! Excited na sabi niya at tinuloy ang pagkain. Tumawa ang daddy niya at hinawakan ang kamay ni Carmela na nakangiti rin habang nakatingin sa kanya. This is the best kare-kare ever! Dagdag pa niya habang kumakain. Napansin niyang umiti si Josh, napangiti siya tinuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain, kaagad siyang nagpaalam. Nagtungo siya sa poolside at tinawagan si Christine para ibalita dito mga nalaman niya sa totoong buhay ni Josh. What happened? Bakit ngayon ka lang tumawag? Bungad ni Christine sa kabilang linya. Nothing happened. I'm good. Sagot niya at naupo sa tabi ng pool. Do you know anything about Santana Record Company? Tanong niya. RRC? Fly High Band Record Company? Christine asked. Yes. Why? What about them? Santana? Yes, Santana. Isn't it sounds familiar? Christine, Josh is Josh. Santana, who owned the RRC. Really? Oh my God! He is rich friend! Sigaw nito sa kabilang linya. I know. Don't shout, okay? So you were wrong then. Hindi sila gaya ng iniisip mo. Malungkot na sagot niya. Eh bakit malungkot ka? Ayaw mo ba noon? Maybe his mom really loved your dad. But my mom was one and only. No one can replace her. She was the only Mrs. Julio Fredo Soriano. Sagot niya at napansin si Josh sa hindi kalayuan. Nakatingin ito sa kanya. Tila ba nakikinig ito sa usapan nila ni Christine? I'll call you back later. Okay, bye. Utal na paalam niya sa kaibigan at pinindot na ang off button. How much did you hear? She asked and looked at him. He is wearing a navy blue round neck shirt and maong pants. And this really looks so hot. Not that much. Sagot nito at lumakad. Palapit sa kanya. You should stop doing that. Inis na sabi niya at tumayo mula sa pagkakaupo sa gilid ng pool at maglalakad na sana papasok sa loob ng pigilan siya nito sa braso. Ouch! Tili niya. Ano ba? Hiyaw niya at mabilis namang binitawan nito ang braso niya. I'm sorry, he whispered. Sorry? Yan na naman bang sasabihin mo? Sorry? Magsasorry ka rin ba sa ginawa mong paghalik sa akin? Galit na tanong niya at bigla niyang natutop ang sariling bibig. Nabigla lang siya sa nasabi. Hindi niya dapat sinabi yon at napansin niyang kumunot ang noon nito. What did you just said? Tanong nito. Ay, she didn't know what else to say. You want me to say sorry? Kasi hinalikan kita? Kunot noong tanong nito. Yes, I mean, no.
Alanganing sagot niya at nagbaba ng tingin at halos mabasag ang phone niya sa higpit ng pagkakahawak niya doon. What? Don't tell me you ask every guy to say sorry after they kissed you. Sabi nito tinawakan siya sa baba. Did you, Melody? No, no, I mean that. No, no one ever kissed me like that before. Sagot niya at nagyuko ng ulo, hindi niya magawang tignan ito sa mga mata. What? No one kissed you before? Gulat na tanong ito, hindi siya kumibo na natili lang siyang nakayuko. No one kissed you before? He asked her once more. Why? How old are you? Isn't it you're almost 20? Patuloy nito na hindi pa rin siya sumasagot. Why? Do you need to ask why? And this is not about my age. My age's nothing to do about it. She snapped dahil pakaramdam niya'y napahiya siya dito. At bakit pa kailangan pa siya nitong hinga ng paliwanag kung bakit hindi pa siya nahahalikan ay halos 20 na siya. You are my first kiss and worst kiss ever. Galit na sigaw niya tinulak ito sa dibdib at mabilis na tumakbo. Papasok sa loob ng bahay. What? She never been kissed before? Tanong niya ulit sa sarili habang nakasunod ng tingin kay Melody na nagtatakbo papasok sa loob ng bahay. It means she never had a boyfriend. Is that really possible? She's beautiful, attractive young lady. Gorgeous, appealing. Siguradong hindi ito palalampasin ng mga lalaki sa San Miguel University. Perhaps she never found the man she wants. Napangiti siya sa naisip at napahawak sa mga labi. I am her first kiss. I am, he said proudly to his ego, and I will be her last. Stupid, stupid Melody, what is wrong with you? You're not supposed to say that to him. Inis na si Tanya sa sarili't binagsakang katawan sa kama. Ano na lang ang iisipin niya? Na walang naliligaw sa'yo? Walang nagkakagusto sa'yo? Hindi ka attractive? Napangit ka? Sabi niya sa sarili, marami namang naliligaw sa kanya. Sadyang mapili lang siya cause she wants her first relationship to be the first and the last. Hindi niya gustong tumulad sa mga kaeskwela na kung magpalit ng boyfriend, parang nagpapalit ng high heels. Isama pa na wala pa siyang nakikita ang lalaki na gugustuhan niya, maliban kay Dave, ang vocalist ng Fly High Band. Pero of course, suntok sa buwan yun dahil sikat si Dave at isama pa, nakakasalang ito sa girlfriend nito. She chose to be a single cause she can't find someone she really likes. Unang kita pa lang niya kay Josh, aaminin niyang na-attract siya kagad dito. Well, kahit naman yata sino ma-attract kay Josh sa lakas ng dating at gwapong mukha nito. Napaka-perfect pa ng hair. At naalalang nangyari sa school nila kung saan halos lahat ng mga babaeng estudyante nakatingin na may paghanga kay Josh. Tila ba nakakitang mga ito ng Hollywood actor kaya hindi niya masisising sarili kung humanga siya kay Josh. Kinabukasan, nagulat siya nang matapos kumain nakita niya si Josh sa may labas. Nakasandal sa expensive sports car nito. Habang may binabasa sa cellphone, napayakap siya sa mga librong dala. Habang nakatingin sa gwapong mukha ni Josh, he is wearing a black shirt, maong pants and chak, when of course, his perfect hair and expensive Ray-Ban. Hey, good morning. Bati ni Josh sa kanya. Mabilis naman niyang iniwas ang tingin dito. Morning. Tipid na sagot niya at lumakad. Hinanap ang driver na maghahatid sa kanya sa school. I can give you a ride. Invite ni Josh. Nahinto siya paghakbang. What? Nagtatakang tanong niya. Ako nang maghahatid sa iyo sa school. But, I mean, why? She asked gently. Alam ko may kasalanan ako kahapon. He said at inalis ang shades nito. He is so perfect. She silently cursed herself for being Josh fangirl. Gusto lang makabawi. Can I give you a ride? He asked her again. Ewan niya pero may kilig siyang nararamdaman at hindi niya gustong nararamdaman. Hindi siya pwedeng magkagusto dito. Kahit alam niyang hindi pera ang dahilan ng mga ito kung bakit tumira sa kanila. Hindi pa rin siya maaring magkagusto dito. Kahit good catch pa ito. Okay, alanganing sagot niya. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto tulad kahapon na sunduin siya sa university. He acted like a gentleman and very sweet. Pagkaupo niya sa passenger seat, sinundan niya ito ng tingin at hindi maiwasang mapangiti at mabilis din tinago ang ngiti at kilig na nararamdaman nang buksan nito ang pinto sa driver's seat. Graduating ka na, right? Tanong nito habang papalabas na ng gate ang kotse nito. Yes, 3 months from now. Nakangiting sagot niya dito. Malapit na pala, so what's your plan after graduation? Work. I want to work sa Hacienda. That's good. Good to hear that. Sagot nito habang sa kalsada nakatingin. Yes.
Tipid na sagot niya at ginalang tingin sa labas ng bintana. Isa sa pinakamagandang bayan ng San Miguel, sa dami ng mga commercial building doon at unti-unti na rin nakilalang bayan nila na isa sa pinakamaganda at maayos na probinsya. San Miguel is really a nice place, komento nito. Right, it is beautiful and peaceful place. Yan ang dahilan kaya mas pinili ni Mommy mo na tumira dito sa San Miguel? Yes, she wants a peaceful place like San Miguel. And you are my reason why I am here. Sagot nito habang sa kalsada pa rin ang atensyon. What? Gulat na tanong niya. Tama bang narinig niya? She is his reason. She mentally asked herself. What did you just said? Tanong niya rito pero hindi to sumagot. Hininto lang itong kotse at pinatay ang makina. Pagbaba ng kotse ni Josh, umagaw na naman ito ng atensyon sa mga estudyanteng nakaupo sa mga bench at ilang mga naglalakad. Napangiti siya dahil pakaramdam niya, napakaganda niya at pagbubuksan pa siya nito ng pinto sa harap ng mga kaeskwela niya. Thank you. Polite na pasalamat niya. Don't mention it, sagot nito. At nagpaalam na ito sa kanya. Kaagad siyang hinila ni Christine paglabas ng kotse ni Josh sa gate ng university. Anong drama yun ha? Sita nito. Wala, tipid na sagot niya. Anong wala? Eh bakit kanya hinatid? Hindi ba't galit ka at galit siya sayo? Ano nangyari tila kayo na mag-best friend ngayon? O baka naman more than friends pa yan? Bigla siyang pinamulahan ng pisngi nang marinig ang sinabi ni Christine. Ano nga ba sila ni Josh? At bakit siya inalikan nito? Not just once, but twice, tanong niya sa sarili pero wala pa siyang mahanap na sagot sa ngayon. I don't know. Tipid na sagot niya dito at nagkibit-balikat na lang. Napansin ang masasamang tingin ng ilang mga estudyante doon. Let's go, I don't want to be late, sabi niya tinila ng kaibigan na hindi pa rin tumitigil sa pagtatanong. Kahit sa loob ng klase, nasa isip pa rin niya si Josh. Ang mga salita nitong Riddle at mga kinikilos nito, ano ba talagang plano nito sa kanya? O ano nga bang plano na mag-ina sa kanilang mag-ama? Tama bang narinig niya kanina? You are my reason here. Bakit nito sasabihin yon? Hoy, ano, ayaw mo mag-vacant? Sita ni Christine sa kanya. Dahil nakaupo pa rin siya habang halos nakalabas na lahat ng classmates nila. Ano ka ba? Nasaan ka ba? Sa school o sa sports car ni Josh? Birin ito at hinila na siya dito. Sorry ah, medyo may iniisip lang ako. Ah talaga, hindi halata eh, simangot na sagot nito. Sira ka talaga, halika na nga. Sabi niya at lumakad na sila papunta sa school cafeteria. Melody! Melody! Ilang beses niyang narinig na may tumatawag sa kanya. Hinanap ang tumatawag at nakitang lalaki naka-football, uniform sa hindi kalayuan. Julius! Julius! Tili niya na makilalang lalaking tumatawag sa kanya. What? Tanong ni Christine at sinundan ang tinitignan niya. Melody! Tawag ulit ng lalaki at lumakad palapit sa kinatatayuan nila. Oh my God, Julius! Ang masayang tawag ni Melody at tumakbo palapit kay Julius at niyakap to. Melody, it's good to see you here, sabi ni Julius habang nakayakap sa kanya. Hi Christine, what's up? Bati ni Julius kay Christine at kumalas nang yakap sa kanya at niyakap din ito si Christine. Anong meron at nandito ka? Tanong ni Christine nang kumalas nang yakap dito. Tapos ng training namin sa Hong Kong, ang sabi ni coach baka after graduation na daw alis namin ulit, paliwanag ni Julius. So, how are you, Melody? It's been a month when I last saw and talked to you, ah. How are you? Are you still single? Tanong ni Julius sa kanya, tinakbayan pa siya nito at lumakad papuntang school cafeteria. Julius is her guy's best friend. He is engineering student. Graduating na rin ito although he's 1 year older than her. Football player kasi ito kaya may mga delayed na subject nito. But he is smart. Kaya kahit always out of the country, napapasa pa rin ito mga units nito. He is one of the best football players sa university. Isama pa na minsan hinihiram na rin ito ng Philippine Football Association para makipag-compete sa ibang bansa. So, why are you still single? Tanong ulit ni Julius sa kanya. Eh bakit ba tanong ka ng tanong dyan? Sabat ni Christine at kumagat si in-order na burger. Eh bakit kasi ikaw ang sumasagot? Balik tanong ni Julius at binato ng chips si Christine. Oh, ano ba? Tili ni Christine. Hey, enough, okay? Ang natatawang saway niya sa dalawa. Hi Julius, bati ng mga college student kay Julius. Hi girls, bati naman ang binata sa mga to. Napangiti siya dahil halatang nagpapakyut ang mga ito kay Julius. Anyways, back to my girl. Melody, are you waiting for me? Julius asked.
"What?" she asked and shook her head. Matagal na niyang alam na may pagtingin sa kanyang kaibigan, pero hindi niya ito masyadong pinapansin dahil for her, kaibigan lang si Julius, isama pa na maraming magagalit sa kanya once na maging sila nito, dahil isa ito sa heartthrob sa San Miguel University. "Come on, Melody, you're single and I'm single, so maybe we are meant to be." Dramatic na sabi pa nito. "Julius! She's single, but she's seeing someone hotter than you," sabat ni Christine. "Ah," sabay pa na sabi nila ni Julius sa sinabi ni Christine. "Isn't it you are seeing Josh Santana? Ano nga kayang dahilan ng pagdating ni Josh sa buhay ni Melody? Anong papel ang gagampanan nito sa buhay ng dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.